Partner, si ano, mayroon ulit tayong isang local official na yes. magbibigay po sa atin ng update. Ang alkalde po ng Cainta, Rizal, si Mayor Ellen Nieto. Mayor Ellen, magandang gabi po. Si Ricky tsaka si Christian po ito. Good evening, Mayor. Good evening, Ricky and Christian. Opo. Makikikumusta lang po kami sa Cainta. May mga baha pong lugar din daw? Yes, may baha-baha na rin sa mga main roads natin. Merong mga pag nabubuong baha sa ibang portions ng Ortigas Extension. Mm-hmm. Diyan sa may Don Mariano STI. At saka dyan sa may papuntang Valley Gulf, yung intersection din doon. Kasi isa pang main road natin, yung sa Imelda Avenue, portions din ang may baha-bahana na hindi na passable sa light vehicles. Nako. Yung matataas nakakadaan pa rin. Opo. So no. Ano po ang kondisyon ng mga kababayan po nating apektado ng mga pagbahang yan, lalo po yung mga pamilya na, well, kailangan lumikas? Ay, nakalikas na rin po. Ay, very good. Kasi kanina pa yan, di ba, mga nagsimula yung ulan, mga 3, 4 o'clock. Opo. So nag-preemptive na kami sa iba. Yung iba, kumbaga naka-antabay na doon sa mga evacuation centers natin. Marami-rami na rin kasing ano, naka-evacuate as of today. Opo. Mm-hmm. Ano na po yung naibigay natin na initial dito sa mga residente po natin na nauna na pong lumikas? So far, no, nakaayos pa rin sila. May tubig na rin naka-ready sa kanila. Pero kasi yung iba, patuloy pa rin yung pumapasok eh, na nag-evacuate. Alam mo, medyo nahuli. Mm-hmm. So for now, yung health issues nila ang ina-address muna namin. Yun. Tapos siguro by tomorrow, kung matigil na yung pag-evacuate, then we can prepare the hot meals for them. Yun. Opo. Mayor Ellen, yung supply ng kuryente dyan sa Cainta? So far, so good. Hindi pa nawawalan. Ay, very good. Meron pa. Mm-mm. Very good. Kasi, opo, kasi yung pagbibigay ng tulong, napakalaking epekto kung walang kuryente. Oo, sa ating mga... wala akong makikita eh. Opo, opo. So ngayon ay wala naman kayong... So, sa tubig, wala rin po tayong nagiging problema ngayon? Wala naman so far. Drinking water ang binibigay lang muna namin ngayon. Tapos doon sa mga evacuees, tapos tinitignan din yung health conditions nila. Alright. So walang pangangailangan mag-declare kayo dyan ng state of calamity? Yes. Siguro... Nakatuon pa lang kami sa rescue and evacuation. Rescue. Opo. So, meron pa nga nag-report ng sunog eh. Hindi ko May sunog pa. Ako po. So ano pang mga lugar ang hindi ninyo naaabot na posible pa pong may mga kailangang ilikas? Naka-preposition na kasi yung ibang mga teams namin, rescue teams namin eh. So alam na namin yun siyempre, coming from Karina at kay Enteng. Oo, medyo alam nyo na. Ready na sila doon. Opo. And so far, habang nag-uusap po tayo, walang reported casualty o missing? Salamat sa Diyos, wala po. Ayun. All right. That's very good news. Sige po, Mayor Ellen, salamat po sa inyong oras. Good luck Maraming po sa response. Eh. Ingat po, Mayor. Thank you. Ayan, si Mayor, baka mawala ulit, partner. Balikan na po natin. Mm-hmm. Oo, partner, si Mayor Hany Lacuna ng Lungsod ng Maynila. Magandang gabi po ulit, Mayor. Magandang gabi po. Opo. Opo. Ano na po ang sitwasyon sa Lungsod ng Maynila ngayong gabi, Mayor? Ngayong gabi po, may mga lugar po tayo na may tubig bahana, gutter deep. Ito po yung sa may Mel Lopez Boulevard, papuntang Del Pan. Tapos sa harap po ng post office, sa Central Market, sa Calao, Pedro Hill, Rojas Boulevard. Tapos po, may mga areas po na hindi po possible, kagaya po ng dyan po sa may Old Santa Teresa, sa Damca, dahil sa katabi po yan ng San Juan River. Mm-hmm. So yan po yung mga lugar. Ang Lagos Nilad po ay possible pa rin naman po. Mm-hmm. Okay. Meron na po tayo mga nailikas na mga kababayan natin dito sa Maynila. Nasa 172 families na po ang na-evacuate natin. At karagdagan po dito, inilipat po natin ang masisilungan yung mga nasunugan po natin dyan sa may Dagonoy sa District 5. Inilipat na po natin sa Rafael Palma School. Apo, yung mga residente mayor dyan sa area ng Tondo, yung malapit po sa Manila Bay, yung mga nasa Isla Puting Bato? Puting Bato po ay nagsisimula na po tayong mag-evacuate, pati rin po sa Baseco. Opo, saan po sila dadalhing evacuation center, Mayor? Meron po tayong Del Pan Evacuation Center at saka yung Baseco Evacuation Center po. Opo, so far ang monitoring natin, Mayor, may problema ba tayo sa kuryente o tubig sa lungsod? Sa ngayon po, wala pa po tayong
problema sa kuryente o di kaya sa tubig, wala pa naman po tayo. Mayor, yung mga lugar na malapit po sa tubig, no, malapit sa dagat, kumusta ho sila? Yun nga po, yung sa Isla Puting Bato po, dyan po sa may Parola ay nag-i-evacuate na po tayo. Pati po dyan sa may Baseco po, yan po ini-evacuate na po natin sa dalawang evacuation center natin na malapit din po doon sa lugar na yun. Wala namang nagiging matigas ang ulong, hindi sumasama? Ano ho? Wala naman po. Okay. Wala naman po. Talagang sanay na rin sila kasi syempre delikado yung area. Sanay na rin po sila. Opo, wala ho. Kasing tigil ang ulan at malakas po ang hangin ngayon. Mayroon ang isa pa dyan, ito nga kanina may na-receive akong tanong, yung service natin, halimbawa sa PGH, yung mga kababayan ho natin dyan, kumusta ho yan? Meron naman po tayong dineploy na mga libreng sakay po tayo dyan sa may kahabaan ng Taft Avenue. Andiyan po ang ating mga kapulisan. Meron naman po sila mga transport vehicle para po dun sa mga stranded nating mga kababayan. Basta Mayor, ang klaro pa rin ngayon, tuloy ang public service, yung mga ospital natin. Tuloy-tuloy po ang ating naka-code white po ang ating pong anim na ospital. Ayun. Sa buong Kamaynilaan. Kasi yung iba partner, Mayor, yun ho yung tanong eh. Talaga, nako eh, sa ganyan bang sitwasyon nagbabahaan eh, may mga schedule na check-up o dialysis o kung ano man. So, opo, yun po. Tuloy-tuloy po. Ayun. At kung may emergency. May emergency, syempre. Tuloy-tuloy po yan. Mayor, kung bahaman, eh, paano ho? Halimbawa, nakikinig nanonood po sa atin na may transaksyon, may emergency nga, sabi nyo may mga nakaposisyong pwedeng tumulong, kung paano ho gagawin nila? Meron naman po, roving naman po yung ating mga transport vehicles. Okay. Diyan po. At makipag-coordinate lang po tayo sa ating pong Manila DRRMO po. Ayun. So visible po sila, Mayor? Visible sila sa daan? Okay. Visible po sila sa daan. Okay. Opo. Mayor, may nireport yung reporter namin kanina dyan sa may bandang raw, malapit sa Jones Bridge, may nabuwal na puno na kapagpadala na po ba tayo? Nagpa-deploy na rin po tayo. Actually, dalawang puno po yan. Isa po sa may Quirino Avenue and Liberisa. Meron din po dyan sa may M. De La Fuente. Pero napuntahan na rin po yung mga yon. Wala kayong problem sa supply ng kuryente, no, Mayor Honey? Wala po sa ngayon. All right. Sige po. Mayor, salamat sa inyong panahon at good luck po sa response. Thank you, Mayor. Salamat din po. Mayor Honey. Mga kaserbisyo, subscribe na sa Teleradio Serbisyo YouTube channel.